Abiso sa mga motoristang dumadaan sa Maynila, isasara na po ang Ayala Bridge simula bukas. Ito'y para taasan at mas mapatibay pa ang tulay. At kaugnay niyan, makakausap natin si Manila Vice Mayor Isko Moreno. Magandang tanghali po, Vice Mayor Isko. Si Raffy Tima po ito at live po kayo sa Balitang Hali. Ay, Raffy, magandang araw sa iyo at sa lahat ng nanonood sa Balitang Hali. Opo. Vice, ano po yung paghahanda ng ginagawa ng lokal na pamahalaan sa inaasang pagbigat ng daloy na trapiko sa bahagi ng isasarang Ayala Bridge? Ang ginawa po natin for the past couple of months, nakita po ninyo yung mga minor na ginagawa o pagkumpuni sa Ayala Bridge ay talaga pong ginagumawa po tayo ng mga barikada at unti-unti natin ipinaalam sa mga tao months before na on this day, on this month, at ilang buwan ay talaga pong magkakaroon ng pagsisara ng bridge, no? So malayo pa lang, it was presented to us at in our little way, ini-inform din namin yung aming publiko. Mm-hmm. Kaya po nung isang araw, lumabas nga po dyan sa inyo, sa GMA7, nag-announce po tayo sa publiko at sinabi natin na yung takdang araw ng pagsasara ay mangyayari po mamayang hating gabi o di bali Sabado po yun. Yan po simula March 21 up to April 20, northbound, southbound, no? At pagdating naman no ng April 21, yung northbound bubuksan naman po. At nang sa ganoon, maiwasan po natin yung aksidente ng mga nagtatrabaho or baka yung nagtatrabaho, maka-aksidente ng mga ano natin, ng mga dumadaan mm-hmm. sa lugar. Ngayon, meron po tayong rerouting. If you have still time, pwede po natin i-announce na ngayon. Kung galing po ang mga bihikulo ng Romualdez, kakaliwa po kayo ng Ayala Boulevard at kakanan ng Top Avenue at mamimili po kayo ng tatlong tulay na available. Jones Bridge, MacArthur Bridge, at Quezon Bridge to mm-hmm. point of destination. Yung mga bihikulo naman coming from Pinance, ito po yung Pinance Road, ito po yung para po sa kaibuturan nating mga nanonood ngayon, yung National Museum, mm-hmm. yung galing po na Maynila. Apo, ayan po tinatawag po dyan ay Pinance Road. Kung papasok kayo sa Ayala, wag na po, pwede po kayong kumanan sa San Marcelino to point of destination or yung Top Avenue. To point of destination, whether you're going southward or northward or northern part of the city. Mm-hmm. At kung kayo naman po ay manggagaling ng Ligarda o maaari, Espanya, papasok ng Ligarda at gagamitin nyo yung tulay na yung Ayala Bridge, pwede po kayong kumana ng recto. Tapos dun po sa recto, meron pong tinatawag na isitan recto sa Ebangilista. Papayagan po kayo mag-U-turn doon mm-hmm. at pabalik papunta naman ng Quiapo area mm-hmm. or in any point na kung saan nila gustong gamitin. At yung bilang panguli, all vehicles coming from Picasal, nagagamitin din yung Ayala Bridge, pwede po kayo kumana sa palangka straight to Plaza Lacson to point of any point of destination. Mm-hmm. Pangalawang paghahanda, bukod pa po doon sa ginagawa natin na mga rerouting katulong ang MMDA, DPWH, ang City of Manila. Meron naman po na areas na talaga po yan i-clear po natin. Mm-hmm. Yung katulad ng Palangka. While it is true, kahapon no, dahil sa mga ilang abusadong mga towing companies na sinuspindi natin yung kanilang operation, ang nangyari naman po, meron naman tayong ilang kababayan na umabuso, na iniiwan yung kanilang mga bihikulo, lalo na yung mga truck. Iniiwan po doon sa palangka. So maghihigpit pa rin po kayo rito, Vice? Opo. Hindi ko mo kinansel natin yung towing ng mga private companies na accredited ng City of Manila ay wala ng towing pagdating sa ganyan. Mm-hmm. Ang ginawa po natin, we directed Director Carter Loica ng MTPB at Major Sagaysay to utilize sa MMDA yung kanilang towing vehicles. Pinakuha ulatin lahat yung mga bihikulong na nakalagay doon
pero ang kumukuha na po ay pamahalaan. Mm-hmm. Kaya naman po, Chef. Opo. Vice, kung hindi po ako nagkakamali, yung mga nabanggit niyong mga rerouting, yung mga ruta kanina, pwedeng makita sa aming website. Pero nasa website po rin po ba ito ng Manila City Government para makita ng mga gustong makakita ng actual na rerouting scheme na ginawa po ninyo? Meron po kaming binuksan na account, yung aking pong page o yung Facebook / Isko Moreno. Mm-hmm. Makikita po nila doon yung day-to-day event, complaint, or rerouting measures na ginagawa. Mm-hmm. Pwede po nila mabisita yun, whether through Twitter, Facebook. Yan po kasi yung pinakamadaling medium na maibigay kagad yung mensahe. Plus, ito, katulad ito, yung Balitangali, at saka yung mga TV stations. But it will be posted also, as you can see, as I said a while ago, may buwan pa lang, may pinaghahandaan na namin yung takdang araw ng pagsasara. Meron po, yung mga notice. Mm-hmm. Makikita po niya na bago kayo dumating doon, along from the west side of the city, makikita po ninyo sa Calao, makikita po niyo sa Ruas Boulevard. Okay. Nai-inform na kayo on what's going on with Ayala Bridge. Sige po. Sa kabilang side naman, ganun din, from Maligarda, Recto, kasi ni-require po natin yung contractor na malayo pa lamang. Maglagay na po muna signage. Na yung mga mamamayan. Okay. Na at least makapag-detour sila o makaliko sila somewhere else. Mm-hmm. Plus, itong ginagawa natin. Sige yes, po. It will be posted in our social media account. Okay. Sige po. Maraming salamat po sa impormasyon, Manila Vice Mayor Isko Moreno. Magandang tanghali po sa inyo. Pwede pa manawagan na rin. Sige po. Kalinsabay po, no? Kasi baka mamaya, maligaw naman ang tao. Hindi, pinaliko nyo kami. Eh, tapos pagdating sa Quirino, masikip. Opo, magsisikip po ang Quirino. Mm-hmm. Kasi po, yung second leg, phase 2, noong ating skyway ng pagduduktong ng North at South Expressway, ay patapos na po sila sa Usmeña. Pumasok so, na po, po sila yun, ngayon sa Quirino. Kaya po yung Quirino, both lanes, kinainan ng isang tig-isang lane. No? Kaya po magsisikip na rin. So, sa mga kababayan nating nanonood, iwasan nyo na rin po ngayon yung Quirino. While it is true yung Ayala, tatagal lamang ng 3 buwan, itong project naman po ng pamahalaan ay tatagal po ito ng 3 taon. Okay. Pero mag-uumpisa na rin po ang Quirino. Because as far as we're concerned, the City of Manila is concerned, yung Skyway is concerned, we are on track doon sa 3-year program o 3-year project. Kasi po minamadali talaga yan na tumama ng 3 taon at magamit na ng taong bayan. Sige so may po. Challenges din po sa Quirino sa ating mga kababayan. Sige. So medyo plano-planuhin nyo po muna, nakikisuyo kami sa inyo, plano-planuhin nyo muna ang mga schedules ninyo, mag-heads up po kayo o magbigay kayo ng extra time when you're trying to attend to your appointment while you're in Manila. Sige po, maraming salamat po, Manila Vice Mayor Isko Moreno. Magandang tanghali po sa inyo.